Hi! OFW ka ba? O isang Pilipino na napadpad sa ibang bayan? Manggagawa? O ngayon ay naninirahan na sa malayong lugar? Well, real talk lang muna tayo, guys. Anyway, I'm Marvic Vita Pinoy. Gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko na for almost 20 years na nagtatrabaho ako sa isang pamilya. Dati kasi nung nagsisimula pa lang ako, hindi ko alam kung aalis ako o hindi. Ang first time ko na maisip mag-ibang bayan, halos hindi ko alam kung hindi ako marunong magtrabaho. Hindi ko alam ang mga trabahong bahay. Sabi ko, paano? Anong gagawin ko? Buti na lang nang mapadpad ako dito sa Milan, may mga taong nagturo sa akin, tinulungan ako. At may mga amo din naman na willing talaga magturo. Noong mga panahong 1990s, napakagaan ng paghahanap ng trabaho dito. Well, nang lumipas ang maraming taon, unti-unti na rin dumami ang mga nagtatrabaho. Hindi lang mga Pilipino, iba't ibang lahi. At dumating dun sa punto na nag-aagawa na ng trabaho. Magsusulutan na. Well, I'm very, very blessed na nakilala ko ang isang pamilya na to. Na maraming ups and downs. Super dami. Pero pinaramdam nila sa akin as in, kahit estranghero ako, yung paggalang, respeto nandun. At hindi nawala yung trato nila sa akin bilang kapamilya. Especially nung mga times na nawala ang father ko, yung amo ko, lalaki, pinaramdam niya sa akin na pwede ko siyang i-treat as a father. Yung mga anak na naging very supportive. Pati na rin yung senyora ko na hindi lang siya matalino. Ubod sila ng bait. At talagang makatao. Well, regarding naman doon sa mga bata, naalala ko pa, mga dalaginding pa lang sila noon. Makukulit, syempre. Nagdadalaga eh. Pero, marami kaming pinagsamahan, mga sikreto, natuto na rin silang maging confident sa akin sa kanilang pagdadalaga, pag-aaral, at kung ano-ano pang mga kailangan nila. Laging tinatawag ay Marix, kasi Marix akong tawagin niya. So, itong pamilya na to, nagparamdam sa akin na lahat tayo hindi perpekto. Kaya, yung mga gustong mag-abroad, magtrabaho, maging kasambahay, hindi yan madali. At lalong hindi napakasarap. Marami sa atin ang sinaswerte at meron din namang hindi nabibigyan ng magandang pagkakataon. Well, in my case,
Naisip ko noon kung ano ang gagawin ko. Nung umpisa pa lang, kailangan kong matuto magtrabaho. At kung may amo ka na, no? Anong aspeto ang dapat na bigyang halaga mo? Yung trabaho, yung pera, o pagtitiwala? Well, ang masasabi ko, lahat yun importante. Pero kung gusto mo talagang magtagal sa trabaho, minahal mo yung trabaho, minahal mo yung tao, minahal mo pati ang pati aso na alaga nila. Hindi na importante yung kung malaki o mababa ang sweldo mo. Kasi yung nararamdaman mo, kampante ka. Hindi ka nila tinuturing na ibang tao. Hindi ka nila itinuturing na alila, no? So, masarap ang feeling pag ganun. At isa lang ang alam kong ibinigay ko sa kanila, yung sincerity, yung sincerita na tinatawag namin, yung fiducia, yung tiwala, no? Kasi dito naman, pag pinagkatiwalaan ka, ibibigay sa iyo lahat ng susi, ibibigay sa iyo ang lahat ng inaakala nilang dapat nilang gawin. Ikaw na mismo ang mag-handle, may tao, may gagawa, may pupunta, may tatawagan. Ikaw na lahat ang gagawa. Kasi malalaman at malalaman nila ang kalidad mo. So, ang naging puhunan ko dito sa pamilya na ito, almost ilang linggo na lang, 20 years na ako sa kanila. At this time, malalaki na sila. Hindi na sila mga dalaga. Mga nanay na sila. May kanya-kanya na silang pamilya. At ang sarap ng feeling na paminsan-minsan dumadating sila doon. Bumabalik sila sa bahay ng kanilang mga magulang. Napagkakwentuhan namin nung sila yung mga bata pa. At pinagmamalaki pa ako sa kanilang mga anak. At kung maaari nga lang daw at malapit ako sa kanila, gusto nila kasama pa rin nila ako. So lately, merong konting naging issue. Sabagay, ibang lahi. Na para sa kanya, para magtagal ka sa trabaho, kailangan dagdag sweldo, no? Sino ba naman ang ayaw ng mas malaking sweldo, hindi ba? Pero doon nawala, doon nasira yung kanilang halos limang taon ng pagsasama. And for this matter, nilalapitan ako, as in, ako ang gusto nilang pumalit sa kanya. Mahirap ang sitwasyon, pero natutuwa ako na ikinocompare sa akin ang gusto nilang magiging kasambahay nila, katulong, atsay, tagapag-alaga ng bata, taglabas ng aso, wherein ipinakita ko yun sa kanila. Sobrang bait ng kanyang mga magulang. Ngayong sila ay mga nanay na, naghahanap sila ng mapagkakatiwala. Dumating yung point na talagang hindi ko kaya na pagsabay-sabayin sila. So, this time talagang nakiusap na. Alam mo naman ng mga magulang dito,
mahal na mahal na mahal nila ang kanilang mga anak. At sa sobrang pagmamahal, kahit ako ipamimigay para lang sa kanilang mga anak. Hindi dahil sa ayaw na nila sa akin. Hindi sa gusto lang nilang matulungan ang kanilang mga anak. Natutuwa ako na gumagawa sila ng paraan para mapagkasya ang oras ko. Na makapagtrabaho ako sa kanilang lahat. I'm very happy na itong pamilya na to pinakilala sa akin, pinaalam sa akin na importante. Tao ako, hindi pera ang kinikilala ko, kung hindi yung raporto. Yung pagsasama sa tagal na ng pagsasama namin. Hanggang sa sila'y ikasal. At magkaanak. Well, ang pagiging OFW, wag lang nating ibase sa pera. Ngayon, may mga sitwasyon tayo na panandalian lamang na trabaho. Isa, dalawang taon, tatlo. Pero kung ang pangarap natin ay yung pangmatagalan, sana bigyan tayo ng magandang kalusugan para tayo ay magtuloy-tuloy sa pagtatrabaho. Makakita din sana tayo ng mababait na tao rin magiging amo natin. Nung una, hindi ko akalain na aabot ako sa ganito. So, ilang linggo na lang isa-celebrate ko na ang aking 20 years sa aking amo. At ngayon nga, naghahanap sila ng yung unang anak ng amo ko, naghahanap ng makakasama sa bahay at mag-aalaga ng anak. Well, this past few weeks or even month na nag-aalaga ako ng bata. Nagkaroon na rin kami ng magandang raporto ng bata. Para ngayong na-attach na rin ako. Pinag-uusapan pa nila kung ano ang magiging sitwasyon ko. Saan ako sa umaga, saan ako sa hapon, hanggang gabi. As in, ayaw na nilang maghanap ng iba pa. So, pinaramdam nila sa akin na talagang ayaw nila ng iba, gusto nila ako na. At as sinabi nila sa akin, ay nagtitiwala sila sa akin. Hindi ako perpekto. Hindi tayo 100% na brava na tinatawag. May mga ups and downs tayo. Ang importante kasi sa amin yung bang minsan kung may problema ako sa schedule, sa oras, hindi ako masyadong madalas nagkakasakit. Pero hindi ako talaga nag-absent. Kasi alam kong kailangan nila ako. At that time, talagang ibinuhos ko na yung oras ko sa kanila. Multimo sapatos, iniintindi ko. Dahil mga doktor ang amo ko. Pati sa mga bata. So, natutuwa ako na habang sinasabi nila sa akin kanina lahat ng pinagdaanan ko sa kanila,
Kahit na may mga problema kami paminsan-minsan, sa sobrang dami ng trabaho, hindi ako sumusuko. As in, hindi ako bumitiw. Kasi nagtitiwala ako sa kanila. At alam kong ang laki-laki ng tiwala nila sa akin. Kaya, kung ikaw ay mag-a-abroad, magtatrabaho sa ibang bayan, sa ibang nasyon, naturalmente, ibang lahi, ibang kultura, ibang tradisyon, ibang klima. Nagsimula ako nang wala akong alam. Wala akong alam na trabaho. Pero pinuhunan ko nang ako ay maging legal narito. Sabihin na natin, ano? Yung pagtiwalaan ako. Yung magtiwala sila sa akin. No matter what, yung sweldo, tumataas yan, bumababa o ang trabaho, minsan depende sa politika, sa gobyerno, minsan humihirap ang ekonomiya, nawawalan ka ng trabaho. Pero may mga pamilya na mayaman talaga, may pera. Meron namang mga pamilya na kahit normal lang ang buhay nila dahil sa maganda na ang inyong pagsasama, talagang pinipilit nila na huwag kang bitiwan. Dahil tiwala na sila sa iyo. So, para sa akin, sa 20 taon na pagiging kasambahay ko, na-realize ko ngayon kung ano ang naging napakalaking aspeto o puhunan na naibigay ko sa pamilya na pinagtatrabahuan ko. Yung tiwala. So, sana sa lahat ng mga OFW, sa lahat ng mga ng ibang bansa, oo, natural lang na ginusto nating mag-abroad para kumita tayo. Sana isipin din natin na kung gusto nating magtagal o magtuloy-tuloy ang maganda nating pagtatrabaho, isalang-alang natin yung tiwala na tayo pagtiwalaan at suklian natin yun. Hindi nakukuha sa pera. Ang pera madaling gastusin eh. Madaling dumating kung may trabaho ka, madali ring mawala kung mawawalan ka ng trabaho. Pero kung ang pagtitiwala at respeto ninyo sa isa't isa nandun, kahit na mismong hirap na ang amo kung hindi naman kayamanan, hindi ka mabitawan eh. So, ugali na ng mga Italiano halos yung ganun. Yung tiwala, huwag masisira. So, sa ating mga nasa ibang bansa, sa mga nasa abroad, mga nagtatrabaho, siguro may kanya-kanyang characteristic na kailangan nating meron tayo bago tayo makapagtrabaho. Yung mabilis ka magtrabaho, matalino ka, may pinag-aralan ka, sa mga skills, sa mga marami siguro. Ako nung una, kasi sa takot ko na hindi ako marunong magtrabaho. As in, talagang hindi ako marunong magtrabaho. C lang ako ng C. Ibig sabihin, oo lang ako ng oo. Pero yung maging kapalagayan na ako ng loob hanggang sa talagang nabuhos na ang loob namin sa isa't isa. Yung tiwala, yung sabihin na nating nandun na yung feeling ng kapamilya ka. Hindi ka na atsay. Kapamilya ka na ang ituring nila. So, yung mga OFW na nasa ibang bansa na nagsisimula pa lang, sana huwag tayo masyadong masilaw o huwag nating tingnan na mabuti o maging napaka-importante ng pera. Kasi minsan kahit na 3-4 na taong ka na sa amo, pag binigyan mo ng importansya ang pera, mawawalan ka ng trabaho. Nagpapasalamat ako sa mga amo ko dahil
may mga batas dito sa Italia na pinatutupad para sa mga katulad natin na OFW. Kahit ngayon naka-itemize pa na kung ikaw ay caregiver, kung ikaw ay domestic, ano, merong batas talaga na pinaiiral dito para sa mga katulad namin. So kami protected. So yun lang malaking bagay na eh. Kaya yung pera parang hindi na masyadong dapat i bigyan ng napakalaking issue. Kasi mismo ang gobyerno at ang politika dito ay nagbibigay talaga ng tulong, ayuto, importansya sa mga katulad naming nagtatrabaho. Lalo na't galing ka sa ibang bansa, no? So, protected ka. Multi mo sa kalusugan, sa health. Dito libre. Mga naka ng 10 beses, lalabas at lalabas ka lang ng ospital, libre ka. Kasi may papel ka eh. Kasama yun. Oo, malaki ang taxes na babayaran mo, whatever. Pero, secured ka. So, yung buhay mo, kahit papano, wag ka lang magkakasakit. May konti kang trabaho, o gusto mo mag-full talaga sa trabaho. So, hindi nagiging masyadong malaking issue yung about pera. Kasi doon nagkakaroon ng problema, hindi lang mga Pilipino rin, ibang lahi din. Kasi gusto natin lahat magkaroon tayo ng maraming pera, gusto natin mabili ang lahat ng gusto natin. Oo, tama lang na suportahan natin ang ating pamilya, pero sana malaman din nila ang sitwasyon natin. So, gusto kong ibahagi sa inyo na masaya ako. Masaya ako sa 20 taon ko sa pamilya na to. Na naramdaman ko. Lately, early this year, ay tinawag ni Lord ang aking nanay. And isang isang napakabigat na katotohanan yun. At hindi pa rin ako makamove on. Pero itong pamilya na to ang nagbigay sa akin ng lakas na loob. Sa dami ng mga pinagdaanan ko na. Sa dami ng dumating at nawala sa buhay ko. Nandyan sila. Hindi sila bumibitiw sa akin. Dahil yung pundasyon na nabuo sa amin ay yung tiwala para maging kaparte ako ng pamilya nila at maging kapamilya ko rin sila. So, advice ko lang sana sa ating mga ka-OFW. Let's enjoy life. Pero pag nakita natin yung mga tao talaga, lalo na ang depende sa ating trabaho, pahalaga natin sila. So, pilitin natin huwag silang mawala. Pilitin natin humaba pa ang pagsasama. Kanina lang nasabi ko sa amo ko na hindi ko kayo iiwan. Na sana bigyan ako ng magandang kalusugan pa. At dumating dun sa punto na ako pang mag-alaga sa inyo kung kinakailangan. Yun ang nararamdaman ko dahil tungkol sa trabaho, sa mga taong naging amo ko, sila yung the best. Talagang ako ay blessed dahil sa kanila. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa
Hindi, doon ko sa kanila naramdaman yung pamilya ako na naituring. Hindi ako katulong nilang itinuturing. So guys, maia-advise ko lang, mahalin natin ating trabaho. Dagdagan natin ng pasensya. Hindi lang lahat masaya, hindi lahat maganda. May dumarating na pangit, may dumarating na pagsubok. I-offer natin sa kanila yung totoo nating pagkatao at maging sincere tayo sa kanila. Para hindi rin sila mawala sa atin. Well, guys, yun lang for tonight. At sana dun sa mga ka-OFW ko na nandiyan dyan, kung saan man kayo at nanunood, nakikinig, sana may napulot kayong maganda na pwede ninyong i-apply sa pagiging OFW ninyo. Tulad ko, hindi madali at lalong hindi masarap, at sasabihin natin na napakaganda ng buhay ng isang OFW. Hindi. Nasa sa atin yun. Tayo ang makakaalam nun. At pag nalaman natin yun, hawakan natin mabuti. Pangalagaan natin mabuti. Well, guys, thank you. This is Marvic Vita Pinoy. At nag-i-invite sa inyo na mag-subscribe sa aking channel. Kung meron akong naitulong sa inyo, paki-comment na lang dito sa baba. At kung meron naman kayong advices pa para sa akin, i-comment nyo rin. At kung gusto nyo na ma-update kayo sa mga susunod ka pang mga videos, paki-click na lang din pati yung bell button para tuloy-tuloy at updated kayo sa aking mga videos na darating. Sana guys, meron akong na-share sa inyong mabuti, especially sa mga ka-OFW ko. Good vibes lang tayo lagi. Kaya natin yan. Huwag tayong bibitiw at lalong mahalin natin ang kapwa natin. At huwag na huwag nating unahin ang material na bagay. Lalong-lalo na sa trabaho. Ang intindihin natin ay makapagserbisyo tayo ng totoo, tama. Dahil may mga tao talagang mamahalin tayo bilang kapamilya. So guys, again, Marvic Vita Pinoy from Milan, Italy. Thank you. Ciao!